Hello mga idol, magandang araw sa inyo. Meron akong tips na ibabahagi sa inyo. Alin ba ang magandang filter sa ating mga motor? Malamang napapaisip ka kung ano yun. Papel ba na filter o stainless na filter na washable? Alin ba mas maganda sa dalawa? Panoorin nyo lang to guys at isa-isay natin. Ngayon ito guys, ito yung washable na stainless na filter, binili ko to. Maganda ang performance nito. Ngayon, paano ba natin to uhugasan? Kasi nag-chainsail ako at uhugasan ko lang to. So ayan mga idol, ang tamang pag-uhugas, kaya maitim yan idol, dahil binabarang ko siya ng binabad ko yung filter sa gas. Medyo matagas na. Tapos ayan, binusak ulit ang bago para mas malinis. Ngayon idol, panoorin mo ito hanggang matapos kung may paliwanag ako doon kung bakit mas maganda yan yung filter na stainless washable. Panoorin nyo lang hanggang sa matapos. Ayan, meron niyang pupunasan mo siya para malinis at meron siyang spring. Dapat meron yan, di po pwedeng wala, baka mamaya makalitaan nyo. Kailangan yan kahit maliit. Yan. Ngayon, ang paglagay naman ng filter ganito. Ayan. Titingnan mo yung dulo. Ayan o, tinuturo ko. Tapos yung interior na yan, butas, papasok mo lang siya. Tapos saka mo siya ilalagay sa makina, ibabalik. Napakasimple lang. Ngayon, baliktad ang paglagay ko. Dapat yan, ganyan. Ibutas kasi yan doon sa gilid. Diyan kasi pumapasok yung langis. Papuntang tapid, paikot-ikot lang sila. Sasarado natin. Ngayon mga idol, tapusin nyo lang itong video at may mga pagkumpara ako dyan at paliwanag kung gano'ng kaganda ang filter na washable. Panoorin nyo lang hanggang sa matapos. Tsagaan nyo lang. So ayan guys, nakita nyo kung paano natin ginawa, kung paano natin hugasan yung washable filter. Ngayon, bakit nga ba maganda yung washable filter? Para kasi sa akin, unang-una tipid, hindi mo na kailangan bumili ng filter. Saka isa pa, maganda ang performance niya. Yung tawag nito yung compress ng langis niya. Paakyat papuntang top head ng motor natin. Maganda yung release niya, hindi kagaya sa replace na filter. Sa una lang yung paper oil filter, sa una lang maganda yung quality niya, pero pag tumagal, di ka nakapagpalit agad ng isang buwan, dalawang buwan, umaano yun, kumukuyukot yun, mga ganun. Yung release ng langis niya mahina, mabara kung ano pa, nagta-traffic kasi nga gumaganon siya, kumukuyukot kung tawagin, kaya pangit. Yung washable na stainless filter, maganda siya. Patunayan ko yan kasi sa 5 taong kong bumabiyahe, talagang nung nasubukan ko yung washable na filter, ang ganda ng performance niya, lalo na sa arangkada, diba? Mabilis siya mag-compress ng langis pababa, umiikot siya sa langis dyan paikot-ikot yung langis yan. Ngayon kung nagta-traffic yan, yung andar mo medyo maganit kahit bagong tune up o bagong palit ng lining. Parang hindi ka maliban na lang kung nagpalit ka ng chainsaw. Damn! Tapos bago yung oil paper filter. So ayun, yun lang ang tips ko sa inyo kasi base sa aking karanasan, maganda siya. Kaya sa susunod na video na i-upload ko, sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Tapos ipapakita ko yung mga basic na hindi kailangan naman dapat na
di mo na ipapagawa sa mekaniko, eh madali lang naman pala. Diba? Ano nyo lang guys, subscribe lang kayo para masubaybayan nyo yung mga video na i-upload ko sa YouTube at mapanood nyo na madali lang pala. Lalo na yung tune up, palit ng lining, tapos magpalit ng rocker arm, camshaft, timing chain, napakadali lang yan. Basic lang yan para sa mga mekaniko. Pero kahit na basic yun mga idol, merong ano dun, tawag nito yung may mga tekniko na talagang pag nagkamali ka ng konti, katok ang makina mo. Tuturo ko yan sa inyo sa mga susunod na video. Step by step yun. Pakita ko, maliwanag na step at maiintindihan nyo sa mga kagaya, sa mga baguhan pa lang na gustong matuto sa pagmimekaniko. Kasi alam mo na, maraming mga budol na mekaniko dyan, pero hindi naman lahat. Sinabudol na ako eh. Kaya ganun, kailangan talaga, kung kaya nila, aba kaya din natin yun. Tao lang sila eh, tao lang tayo, kaya din natin yun. So yun guys, maraming salamat at